Dr. Solito, medyo maliwanag nyo nga po. Ang fault ay ano po ba? At saka gano'ng kadami yan sa latag natin sa buong Pilipinas? Ano yung mga major fault lines? Ang fault ay isang lamat o fracture sa ilalim ng lupa, no? At itong lamat na ito ay posibleng kumilos, at kapag kumilos ito ay magdudulot ng pagyanik. Ang mga fault, iba't ibang klase. May fault na pahalang lang o horizontal ang pagkilos. Merong fault ng isang bloke niya ay aangat, minsan naman ay pabagsak. Pero kahit ano ang kilos ng fault, ang pagkilos ng fault ay magre-release ng enerhiya na nasa loob ng bato. Habang mas matagal na hindi kumikilos ang fault, mas maraming enerhiya ang kanyang naiipon at pwedeng ma-release. Kaya sa bawat fault na meron sa Pilipinas, ang ating talagang pinaghahandaan ay yung mga tinatawag na aktibong fault o active fault. Ano ba itong active fault? Ito yung mga lamat na sa pag-aaral po ng mga geologist ay gumalaw na in the last 10 to 11,000 years. Bakit po natin ginagawa ito? Kasi kung ito ay gumalaw in the last 10 to 11,000 years, mas malamang na itong fault na to ay gagalaw uli sa mga susunod na mga taon at magdudulot ng malalakas na lindol na kailangan nating paghandaan. Dito sa ating bansa, napakaraming mga aktibong fault, no? Ang wala lang na talagang significant na fault, walang fault sa isla na to, no? Sa kasalukuyan, kasi pwede namang mangyayari na magkaroon, ay isla ng Palawan. Kaya maliban sa isla ng Palawan, mainland ito, ano, ng Palawan, eh lahat na po ng lugar, mga rehiyon ng Pilipinas ay nakaranas na ng mga paglindol at ang ilan dito ay malalakas at naging mapaminsala. Kaya kung ang ating titingnan ay almost lahat tayo na Pilipino ay maghahanda sa lindol. Eh kung kayo naman ay taga Palawan, hindi naman kayo mayayinig ng malakas, pero dapat nyo ring malaman kung paano maghanda sa lindol, kasi kung namasyal kayo sa Manila at naabutan kayo ng lindol sa Manila, alam nyo rin ang gagawin. Kasi siyempre naman malo. Hindi naman kayo malagi lang sa Palawan, pupunta kayo sa ibang lugar, dapat alam nyo rin ang gagawin. So lahat po tayo kailangang matuto ng tamang kahandaan sa paglindol.